Ayan po mga amigo, after 30 days po, yan na po ang nagawa sa ating resort at sinisimula na po ang building. Grabe, napakabilis po nila. Kung makikita nyo po, ayan, tinginin lang po yan mga amigo na maliit. Pero sabi sa akin ni Harris, sabi ni Lenlen, kasi binisita ni Lenlen yan at nakita niya na malaki pala. So, antayin nyo po hanggang matapos itong video na to kung ano po ang mangyayari at naitayo na po ang building. At syempre sa resort na ito, makikita nyo po ang pool. Pero maraming pagbabago mga amigo. So, right now ay makikita nyo po natapos na po yung bakod. At grabe yung bakod na inilagay dito. Tingnan nyo nga po ang simento. Napakaraming hollow blocks po na nangyari. So, isang buwan pa lang yan halos mga amigo. At nakita nyo naman, napakaganda na. Pero grabe, ako inaawa mga amigo sa mga trabahador. Dahil napakainit. Sobrang init sa Pilipinas. And then, ang sabi nga sa akin ni Joel nila Harris, iba ang init sa atin. Kaya ako yung naaawa dahil kailangan nilang matapos ito dahil kontrata. Pero excited ako mga amigo, lalo na sa huli. Panoorin niyo po mga amigo. And then after ng video na ito mga kababayan ko, ay halos matatapos na po ang resort na ating pinagagawa. So yung pinaka-building, kung titingnan nyo po, sabi ko nga sa inyo, ay hindi siya kala nyo hindi siya malaki. Pero sa personal po, ay maaliwalas at magandang tingnan. So, alam nyo po, araw-araw po, ayan, may day 40 pa. O, day 40, ang bilis. Sa day 40, ay talagang, ayan, naitayo na. naitayo na talaga ang, ano, ang building. Building ang tawag nila. Building ba ito? Parang hindi ang building. Pag building kasi iniisip ko yung mga 100 floors, ganun, 10 floors, 10 floor, ganyan. Oh, ayan po mga amigo. So, eto na po ang slab. Grabe. Tingnan niyo po, pagka binibideo, makikita niyo talaga na maayos yung kanyang pagkakagawa. Wala akong maipintas sa ginagawa nila. Grabe, ang galing ng contractor ko. So, shout out sa iyo, Joel. Napakagaling mo po. At dahil dyan, ay meron ka sa aking pasalubong sa pag-uwi namin sa Pilipinas. So, ayun po mga amigo. Grabe, ay, bilis. Oh, nalagyan agad ng ano. Ang bilis, ang galis na nabuhusan agad ng simento, di ba? Pero araw-araw po mga amigo, ina-update ako ni Harris regarding po sa ating ipinagagawa. So, nakita ko naman na pulido sila magtrabaho. And then, habang patapos ng patapos ito, regarding pala sa pagbabayad ng about sa ating kontrata, so 50% po muna binayad namin. So, kontrata po siya. Hindi ko masasabi, i-review sa inyo kung magkano. Pero grabe po talaga, sobrang syempre mahal na magpagawa ngayon. So hindi po biro. And then makikita nyo, ipapakita ko po sa inyo sa kung ano yung pinagayahan. So may pinagayahan po tayo sa YT, sa YouTube ng building na ito. At makikita nyo kung kamukha pa pag natapos. Pero sabi ko nga naka-order na ako ng mga rattan, kasi rattan ang gusto kong ilagay dyan sa anong. Diyan sa ating gagawing resort. So, ay nakikita niyo po na yan, ay CR yan. So, sabi nga ang gano'n, habang tinitin niya, bakit ako ulit na CR? So, day 50 mga amigo. O yan, nakatayo na siya. Diba? Day 50 yan. O, bilis matapos, diba? Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda po na tapusin niyo yung video na to nang makita niyo po ang kagandahan. Ayan, kagandahan ng ipinagagawa natin. So, don't worry, merong pinaggagayahan yan, kaya araw-araw titingnan ko yung video. Detalyado yan, sabi ko, kailangan magaya mo kung ano yung nasa video. And then, syempre, may sukat yan. Oh, so, ito pala yung dinagtong ko. So, yan po yung sa Poso Negro, yung ibabaw niyan ay magiging CR po yan. And then, kwarto. So, may kwarto din po dyan. So, bali, dalawang kwarto sa taas, pero open siya. Tapos, ayan, ako, nag-ano naman ang mga buhang. Grabe, ang dami na ubos sa mga simento rito, hollow blocks, tsaka bakal. Pero yung tambak talaga, sobrang dami itinambak si Kuya Joel dito. And then, alam nyo po, yung kwarto sa baba, sabi ko, mayroon akong pinagayahan nun. So, lahat yan ay salamat sa Pinterest.
Oo. Dahil ngayon, napakadali na magpagawa ng bahay basta merong tayong budget. So, sabi nga sa akin ni Engineer Joel, mapalad daw siya kasi ang sabi niya, meron daw talagang budget. Kasi meron po mga nagpapagawa na kulang pala ang budget tapos nahihinto. So, ayan, pinapalatadahan na po yung ano, yung sabay-sabay na yan, palatada, tapos yung bubong, kumpleto. Ang daming gumagawa. Right now po, 22. 22 na katao po yung gumagawa sa resort. Yun nga po, yun ang sabi sa akin ni Joel, salamat daw sa akin dahil ako ay nagbabayad ng maayos. So, kapag, ayan, hinuhukay na po ang swimming pool. Ayan, sinuhukay na po ang swimming pool, mga amigo, makitang-kita nyo po. Actually, sa swimming pool na yan, meron akong pinabago. So, pag pinabago ka, automatic yun, kailangan magdagdag ng presyo. Ayun. So, yung taas niyan is flat lang yan. Gusto ko lagyan niya ng solar panel, pero sa ngayon, hindi pa dahil ayan po, pinaplatadaan. Sa ngayon ay hindi pa ako mag-aano ng solar panel kasi medyo mahal po. So, pero kailangan kong mag-invest dito. Nasa, sabi sa akin, nasa 200,000 daw po. And then, ayan, nilalagyan na ng design yung ating, ano, makikita nyo pag natapos yan, sobrang ganda po ng design na pili natin. Actually, sabi ko nga sa inyo, basta may internet ka, madali na magpagawa ng bahay. Kasi sabihin mo lang na ganitong klaseng bahay, gagawin na nila, lalo na sa mga, hindi mo na kailangan magpagawa sa arkitekto, di ba? Ayos yung ganon kasi at least ikaw ay matututo rin. Ako po ay nung nagpagawa ko ng bahay, mga amigo, alam nyo, ako lang din mag-isa ang bumira ng bumira. Oo, ako lang din, pati yung pagpapa-skim coat, pag-i-skim coat, ako lang. Tapos ako nagliliha, kaso nga lang hindi masyadong pulido dahil nga hindi naman ako, hindi naman ito ang aking trabaho. Pero mas maganda po talaga na pag kayo nagpagawa ay mainam na meron kayong contractor. Kanina ko pa sinasabi at lagi ko sinasabi. So, don't worry mga amigo. Sasabihin ko sa inyo kung sino yung engineer ko. At kapag ka nagpagawa po kayo, ay makikian na lang po ako. Makikikomisyon na lang ako kay Joe. Hindi, joke lang po. Sabi ko sa kanya, gusto kong makilala ka ng mga tao kasi ang galing mo. Sabi ko, mabait ka. Tao, gusto ko na magkaroon ka ng maraming kliyente, sabi ko sa kanya ganun. So, ayun po mga amigo, balik tayo sa usapan natin kanina. Sabi ko nga ganun, marami nagpapagawa sa kanya na nai-stop kasi nga hindi nila binabayaran. So, sayang, di ba? Sayang, make sure na pag magpapagawa kayo kung ano yung nasa kontrata. Limbawa, ang kontrata nyo ay 6 million. So, make sure na meron kayong mga 7 or 8 million para if ever kasi meron kayong ipabago or meron kayong dapat gawin. Kasi makikita nyo po kasi minsan sabi nyo, hindi okay to, gusto ko ipabago to. Like, yung pool po, ang liit po ng pool na nasa may kontrata, sabi ko, hindi, maliit yan, gusto kong lakihan mo pa, so magdadagdag na lang ako. And then yung open kitchen, may open kitchen po yan mga amigo. So ayan, malapit sa building, sa tabi ng building, mayroong open kitchen na napakalaki. Sabi ko, dapat dyan ay tabi ng pool, pero sabi ko, hindi, ibukod mo yung open kitchen. Kasi kapag gusto ko, ay pag maraming tao, ay kasyang-kasya sa may kitchen. So yun ang usapan namin ni engineer. And then, ayun nga, syempre, nagdagdag ako ng additional kasi nagdagdag uli ako ng 400,000 para sa extension ng kitchen at saka ng swimming pool. So sabi ko, lagyan mo ng pambata yung pool. Ayan, day 80 na at sabi ko, lagyan niya ng extension yung pool para sa mga bata. And then, nagbigay ako ng sample ng pool. And then, by next week, tiles na po mga amigo. Ang mangyayari po ay pupunta sila sa bilihan ng tiles and then ako ang mamimili mismo. So, pag ako nagpapagawa mga amigo, particular ko sa talagang mabusisi ako lalo na sa mga tiles na gagamitin. And then, mabusisi ako sa mga, sa finishing. Ayun, sa finishing mga amigo, mabusisi talaga ako. Lalo na kapag pagka hindi ko gusto yung kulay, talagang ipababago ko. Pero ako naman nandoon naman yung aking syempre minsan ka lang magpagawa, kapag nagpagawa ka, make sure na talagang magugustuhan mo yung ipapagawa mo.
Ayun po mga amigo. So, habang tumatagal, nung una, marami din naman gumagawa, pero ngayon kasi mga amigo, finishing na, iba-iba yung trabaho nila. So, meron sa electrical, tapos meron gumagawa sa pool, may gumagawa sa open kitchen, meron gumagawa sa, meron nag-steam coat, tapos, actually, ano yan, tapos na yung, bubong niyan, kaso pinakikita pa lang sa video na ginagawa pa lang. So, ang ganda ng ano niya, pinaka-design niyan. So, pagka nag-search kayo sa YT, makikita niyo yung itong building na to na ipinagagawa natin. So, promise po, ang ganda ng kalalabasan. Napaka ano siya, hotel vibes po. Hotel vibes na may Africa na touch, mga ganun, mga amigo. Dahil ko sinasabi. Pero yun po talaga, mga amigo. Yun po ang aking naisip. And then, yung mga gamit natin dyan, like yung ating kama ay gawa made of rattan, and then yung ating mga silya ate made of rattan, and then ito yung extra, yung sa may extra na ano na yan, basta bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang queen size na bed po ang magkakasya dyan. So sa lahat po ng gustong magpabook, i-message niyo po muna ang Pinoy ni Kotora Gini kung kailan niyo po. Basta pagka sa opening po ay i-announce ko po sa inyo pag natapos na lahat. Mabubuksan po agad natin 'to basta natapos yung lahat at okay na. I-open natin 'to agad kasi may plano po ako dahil malaki po ang ano niya, ang lupa niya. Ang plano po namin ay magkaroon ng Casa Giniana Dos o ganyan, Casa Dos. So, ang ganda ng pangalan, di ba? Casa Giniana. So, habang palapit ang aming pag-uwi, ang sabi niya, matatapos daw. So, ako naman eh, naniniwala na matatapos dahil 22 ba naman yung gumagawa eh. Tingnan niyo po mga amigo. At saka yung mga trabahador niya, talagang makikita mo na lahat na masisipag. Talagang seryoso sa trabaho. Meron kasi mga gumagawa na hindi seryoso sa pagkatrabaho. Ang gusto lang ay kumita. Pero ayaw ni Engineer Joel lang gano'n. Sisibak niya. Ayan po. Day 85 na at buong-buo na po mga amigo. Ayan, may mga design na. Yung design ang ganda mga amigo. Ang design niya sa labas ay dapat merong merong haba-habang gano'n. Nakalimutan ko na natawag. WPC, di ba? PC. Basta yon. Nakalimutan ko. Basta ganun, mayroong mga ganun design, pero ang ginawa po is made of semento para matibay. Kasi pag made of kahoy po, lulutong lang, madaling masira. So, hindi advisable. So, sa loob, ay mayroong ganun design. And pag nakita nyo sa loob yan, yung sa railings, makikita nyo, salamin siya. Tapos, makikita nyo na sa baba, ay pwedeng magkaroon na. Meron doon, kitchen lang yon, CR, at saka mayroong salas. So, sa salas doon, meron pwede kayo magbidyoke. Pero, magpalagay din po ako ng TV doon sa labas para po makita nyo na sa, yung mga pupunta roon, pwede kayo magbidyoke. Kasi alam niyo po, ang lugar na yan, ako anday po nagbibidyoke dyan. So, shout out sa mga pinsan ko. Shout out sa mga pinsan ko na no, kung sila ay nanonood sa akin. So, wala, laging may piyestahan dyan, laging may birthday yan, like may inuma, kaya lagi meron pong video, okay. So, grabe, ayan, malapit na pong matapos, pinapagawa natin. So, sa finishing po, yun ang pinaka ang matindi, kasi iba ang gasuso ng finishing, sobrang mahal. Siyempre, nakita nyo naman ng, yung tiles, napakamahal ng tiles, and then, siyempre, ang mahal din ng mga electric, yung mga kable-kable, tapos, siyempre, hindi lang yon. May usapan kami ni Joey na dapat ang gamitin mong tiles dito ganito. Tapos ang gamitin mong dito sa part na to ay ganito. So ayan, day 90 po mga amigo. Grabe ba? Ang bilis, halos matatapos na. So sabi ko nga mga amigo, pag nakita nyo, ayan ginagawa na yung pinaka extension. Mamaya meron din yung yan po yung nakikita niyo na yan, yung tabi ng building na yan, yan po yung gagawing open kitchen. So sa open kitchen sabi ko kailangan maganda. Gusto ko yung kanyang ceiling dapat doon ay
gamitan mo ng ano, yung mga kulay brown na gano'n, na para siyang magmumukha na dito sa may ano, sa Africa, yung sa may Manila. And then gagamit ako diyan ng mga rattan sa mga pailaw. And then syempre gagamit tayo diyan ng ano, dito sa labas, meron tayo din para swimming pool, yung higaan ganyan. So ang laki pa ng ano, ang laki pa ng space ng lupa. So balak kong bumili ng bibili ko ng dates. Dates ang gusto ko itanim din sa pinapagawa nating resort. Kasi yung dates like palmiste, kagaya niya, kamukha niya ng pinaka dahon. So feeling ko kapag palmiste yung ginamit, yung feeling ko dates ang ginamit para na rin kayong nasa Equatorial Guinea, kasi marami pong ganun dito. So dates kasi yung palmiste kasi, o yung palm tree, ay wala pa akong nakikita sa Pilipinas, pero dates meron. Kaya lang napakamahal ng presyo, mga amigo, grabe. Nagtanong ako, nag-inquire ako, at ang halaga po ng dates mahal. Pero pagka marami daw binili, matik po na merong discount. So ang dates po, nung nagtanong ako, ang halaga po ay nasa mahigit 16,000, 15,000, 18,000 pesos. Isang puno lang yun, mga di ko, grabe, napakamahal. Pero at least, kasi yun talaga yung mga puno talaga na mahal. At malalaki na talaga siya. So yung mga maliliit, syempre mura lang, mga sa 1,000, 2,000, ganun. Pero pag gusto ko kasi yung malaki na agad yung ilalagay. Para kasi pag nag-open, yung resort na ito ay makita nyo na tapos na talaga. So, merong ano, tingin yung ano, yung extra na ano, na yung space, napakaluwang pa. Sa dulo lang yan. So, marami pa tayong magagawa sa lugar na yan. Kaya sabi ko nga, plano ko dyan, marami pang plano dyan, plano ko dyan, maglagay ako ng basketball court, or volleyball court, or badminton court. And then, para may mga amenities siya na pwede nyong gawin kapag kayo ay nag-pa-reserve dito. So, syempre, hindi lang naman pwede hindi lang naman swimming, di ba? Kaya, ayun pala, kaya ako pala pinalakihan yung pool, pinahabaan yung pool. Ang reason ko dito ay kaya nga mga tao ay magbubuk dito dahil para mag-swimming. And then, kaya ako pinalakihan yung open kitchen, kasi usually, ang mga tao naman na nag-book na, kagaya kami pagka nag-stay kami sa mga ganyang lugar, usually, nasa kitchen lang kami. So, yun talaga ang pinaka, yung talagang laging nag-stay ka. Kaya, halimbawa, 1 day ka, 2 days ka ron. Ganun. So, sa ngayon, yan pa lang yung ating makikita, mga amigo. At ayan, yan yung sa may hagdan. Pero excited na ako na matapos. So, abangan niyo po yung part 3, mga amigo, ng ating negosyo sa Pilipinas. Ang ating private resort. Private po siya, mga amigo. Kaya, nako, sabi ko nga po sa inyo, hindi kayo malulugi kapag kayo nagpunta dito. Kasi gusto kong i-feel nyo na nakarating na po kayo sa Equatorial Guinea. Ganun po, mga amigo. Kasi ganito po yung mga resort dito sa bansa na ito. So, makakakita kayo dito ng yung mga kadalasan yung mga andito, yung mga gamit ito, made of rattan na order, I think order pa yun from Spain, mga ganun. So, ayun po, mga amigo, maraming salamat dahil yung ganitong klaseng negosyo ay makapagtataguyod na para sa pamilya ni Chamame, and siyempre sa pamilya ko, para nawa ay pray na maging okay at maayos ang magiging negosyo namin para meron pong pambuhay sa kanila. So, please, pag-pray niyo po si Kuya Raul, mga amigo. Ayan po, ayan, malapit na pong binibilisan na ni Michael. Ayan, yung design po, mga amigo. Grabe, ang ganda. Ako, napapaisip ako na yung resort na ito ay iniisip ko dito ay Lord, kayo na po ang bahala. Idededicate ko sa yung resort na ito na nawa gamitin yung instrumento para makapagpatapos ng pag-aaral ng mga bata. So, merong dahilan, may purpose, pero ang pinaka-importante po ay
makita ko talaga na yung pagsisikap ni TSS na matulungan din ako dito, and then yung gagawin yung negosyo na to ay magtulong-tulong kami para po makapagpaaral din ang mga bata, kasi ay mahirap pong umasa sa YouTube lamang. So pinakamaganda ay kami ay magtrabaho, magbatak ng katawan. So ibig sabihin na ni Kuya Raul na kami ay magpo-for good, kami mamamahinga lang, hindi po, magtatrabaho pa rin kami. Pero ang kahalagahan, ang kagandahan po doon ay makakasama ko ang aking pamilya. At syempre, si TSS naman po ay inaantay niya na matuto silang mag-Tagalog, mag-English, na kung saan ay mamuhay silang bilang parang Pilipino. Ganun po mga amigo. Pero sabi ko nga ayan, antayin niyo po mga amigo ang pagtatapos nitong resort, dahil kayo po mismo mga amigo ang aking magiging bisita. So pag-book na kayo, ayan, 100 days after 100 days kanya na po natapos. Di ba napakaganda? Ang ganda ng ano ng design niya. Tapos ang kulay niyan ay kulay gray tapos white. And then, ito, yung sa may pader na yan, sabi ko, kailangan ma-achieve mo yung ganyang, yung pader na pinaggayahan namin. So, yung sa pader po, mga amigo, ay may mga design-design din po yan. So, ayun, malapit na yan. At ang sabi nga ni Joel sa akin, pipilitin namin matapos yung bahay. I think yung bahay matatapos bago kami umuwi. Pero yung pool, hindi kami sure kung matatapos. Hindi rin sila sure kung matatapos. Pero sabi ko, don't worry, ang mahalaga ay matibay yung pagkakagawa. So huwag niyong madaliin, ang gawin niyo ay ayusin niyo ang inyong trabaho. Pero subok naman na, dahil nung pagka nagpapagawa ako sa kanya, talagang maayos yung kanyang paggawa. So, ayun po mga amigo. Ayan, yung pool na yan, maliit yan. Pero pababagbag ko po yan. Ayan yung extra na ano na room. Tapos may CR yan. Ayan, magkakaroon pa pala ng shower. May shower, ano sa ano. Maglalagay din ng shower, ano. Shower sa labas. Para doon na yung gustong maligo. And then, grabe, napakamahal pala ng ano, ng motor nito. Ng motor ng pang filter. Kasi pinipilter yung tubig, nililinis yung tubig, meron pala mga ganun-ganun, malay ko ba? Usually, di ba natin ang alam ko sa swimming pool ay pinapalitan yung tubig araw-araw? Hindi pala, pinipilter tsaka nililinis lang pala yun, mga amigo. Ganun siya. So, ayan, swimming pool. Yung swimming pool yan, maliit yan, pero pinabagbag ko yan mga amigo kasi ayoko ng ganyang kaliit. Sabi ko, luwangan mo! Kasi yung mga bata, yun ang gusto makita, yung swimming pool. And then nagkaroon pa kami ng anong dito na ng hindi naman pagtatalo, pero sabi ko kay Joel, yung part na to, kasi kung ano ayaw ko talaga, sinasabi ko para, kasi pag nagawa na, wala ka nang magagawa pagka pinabagbag mo pa. So sabi ko sa may baba, bakit ako nagkaroon ng semento doon sa pinakawo, sa malapit sa hagdan? Sabi niya sa akin, yung semento na yon ay para daw po yun sa may TV, para may malagyan ng TV. So, okay naman. Kasi nung tinignan ko, baka akong masikip, sabi ko, parang hindi maganda. Kaya, tingin niyo yung swimming pool, ang liit, diba? Ang liit ang swimming pool. So, sabi ko, nako hindi, i-extend mo pa siya ng ganun malapit sa dulo. Gusto ko mahaba yung ano. Baka ba may isang ano ko lang, isang langoy ko lang, ako. Isang langoy ko lang, sa dulo na agad ako. So, kaya bakit may ganyan po, pambata po yun. So, yung pagitan po ng lugar na yan, mga, yung lugar po na yan, mga amigo, alam nyo, ano yan? May kaalaman si Ann, tapos merong taniman ng mga gulay, ganun po. So, pag nakita nyo, ay lugar namin maganda kasi probinsya-probinsya. Tapos, pagpasok mo, ay pagpunta mo sa hotel, ay makikita mo para ka nasa may Equatorial Guinea. Basta ganun po. So, anday ko ang plano dito. Parang ang plano ko pa nga dito, ayan, day 120. Kita nyo po yung design. Nakikita na siya. So, ayan, may bakante dito sa taas na yan. Ang ibig sabihin yan, ilalagay ng tiles yan. Tiles yan na parang black and parang merong design na white siya na may black na ganun. Basta makikita nyo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na made of ano siya. Napakatagal ginagawa niyan. Yung haba na yan. Haba-haba. Oh, ang tagal niyang gawin. Sobrang tagal. Lalo sa, kung ako nagkakamali, mga
2 weeks nang ginagawa yun. Yun, matagal eh. Kasi sabi yung matrabaho daw. So sa loob, syempre, hindi yung haba na yan, ay hindi po, yan ang gagamitin. Ang gagawin po doon ay parang ano, meron silang ikakabit doon. So yung kasi yung mga uso-uso ngayon. O yan po mga amigo, nakikita nyo na po yung kitchen. Yung kitchen na yan, yan na po ang open kitchen. So ayan, nag-ano na sila, nagpipinta-pinta na sila. Yan, open kitchen po yan mga amigo. Sabi ko, ito pala, regarding sa open kitchen, ang sabi ko, lagyan at taasan. Ayoko nang mababa. Gusto ko mataas, tapos ang tiles na gagamitin is yung mahahabang ganon. Na parang yung mahahabang ganyan. Hindi ko alam kung ano tawag doon, pero alam niya na yon. So, last minute, nagbago ang isip ko. Sabi ko, yung open kitchen, gusto ko lakihan mo. Sabi niya sa akin, grabe nga, sabi nga ganun ni Harris, ba't ganun? Konti lang idinagdag mo, bakit ganun? Issue. Hindi, oo. Siguro dahil kasi, pag nagpadagdag ka, hindi lang naman yung yero at saka yung lupa, ang, yung semento ang daano mo. Kasi medyo malaki yung dinagdag eh, nasa 400, parang isang buong bahay na yun. Halos isang, yung sa may pinagawang bahay na si Mami, parang like 450 yun, parang 450. Kinumpit ko, nasa 450 to 500,000 isang butas na ganun. So, ngayon kasi, ayan. Yung open kitchen, gusto ko sabi ko mataas siya, tapos pati yung kisame niya gusto ko taasan. Kasi pagka hindi tinaasan, naalinsanganan ako, mainit para sa akin. So ayan po mga amigo, humuhukay na rin para sa swimming pool. So ayan po ang latest, mga marites. Yan ang latest sa ating pinapagawang resort. So malapit na yan, ilang days lang ay matatapos na ang loob, pero yung pool sabi ko nga hindi pa matatapos. So ayan po, meron ng flooring. Ayan, may flooring na, tapos okay na yung ayan. And then, pag tinignan niyo po yan sa video, maliit yan. Pero kapag sa personal po, mga amigo, ay napakalaki daw. Sabi nga no ni Harris, naka ni Len. Kasi si Len ay nagpunta po dyan kanina lang siya nagpunta. So sabi niya, sobrang ganda daw. So excited na nga ako makita at pag-umi ako. So, ayun, makikita nyo po ang yan pagka umuwi kami. Pero syempre, ayan, tinuturo niya yung maglalagay tayo ng mga cabinet diyan sa may ilalim ng maglalagay ng cabinet pala diyan sa ilalim ng hagdan. And then syempre, maglalagay din po ng ano ng mga yung refrigerator kung sino gustong mag check-in, ganun po. So, malapit na po mga amigo matapos. Syempre, salamat ulit sa inyong panonood araw-araw sa ating video. Huwag kayong magsawa dahil lang lahat ng ito ay... yun nga sabi ko, pagka kami inumuin ng Pilipinas, marami na akong magagawang content, lalo-lalo na makapagpapiling program din sa mga bata dyan sa Pilipinas. So, mag-antay po kayo mga amigo. Plano ko nga, sabi ko si Chamay magluluto ng halimbawa ng maraming pansit o maraming arroz caldo, maraming sopas, tapos ipapakain lang. So di ba ang ganda ng ating plano pag uwi natin sa Pilipinas, kasi maraming nagkasabi at di ako tumutulong. Hindi nila alam na grabe din yung meron tayong Pinoy Charity Workshop Equatorial Guinea na kung saan ay tumutulong naman tayo para sa mga tao sa Pilipinas. So may mga feeding program po tayo doon, lalo na pag Pasko. Ganun po. So, kung makatulong tayo dito, makatulong din po tayo sa Pilipinas. Okay na po sa akin yun. And then, ayan po mga amigo, basta abangan nyo po yung katatapusan ng building na to. At pag uwi namin, ay, i-re-reveal ko po ang katatapusan nito. Pero for the meantime, ay yan lamang po muna ang video dahil basta mag-antay na lang po kayo. Basta excited po akong pakita sa inyo ang katatapusan ng resort na tinatawag na Casa Guiñana.